Meron akong ibabahagi sa inyo mga ka-ideas na tips at sikreto na kakaunti pa lang nakakaalam patungkol sa paggawa ng cabinet. Ituturo ko rin dito sa video ito kung paano magiging matibay, may style yung cabinet at maging functional ito. Siguradong magagamit po ninyo ito sa inyong mga tahanan o sa mga projects ninyo. Let's go! Welcome sa Kaylen's Amazing Construction Ideas! Napag-usapan natin nung nakaraang episode ang patungkol sa mga preparation natin bago mag-cabinet dito sa kitchen nila. Pinag-usapan din natin yung pag-i-install ng mga quartz at yan po ngayon ay nakaprepare na para sa ating ilalagay na mga cabinets. At kung papansinin po ninyo, mabusisi po namin na nilalagyan ng mga markings ito para sa paglalagyan ng electrical wire sa loob ng cabinets. Para saan po ito? Ito po kasi ay gagamitan natin ng LED strip at LED lights na merong sensor. At ang mga sensor na to ay tutulong para mas maging functional ang mga cabinets nila. Kung gusto nyo ng matibay, stylish at functional na cabinets para sa inyong tahanan o proyekto, siguradong makakatulong ang mga ito. Una sa lahat, napakahalaga ang pagpili ng uri ng kahoy. Hindi lahat ng kahoy ay pareho ang tibay at character. Kung ang hardwood ang gamit mo tulad ng nara o oak, mas matagal ang buhay ng cabinet mo kumpara sa softwood gaya ng pine. At kung plywood naman ang gamit, huwag kalimutang maglagay ng edge banding sa gilid para sa isang professional finish. Karamihan kasi hindi ito alam. Pero ang edge banding ay nagbibigay ng malinis na itsura at protection sa plywood edges. Kami rin po mga ka-ideas ang pumili ng mga wood na gagamitin dito. Napakahalaga ng pagpili ng wood, yung quality, anong klase ng wood, yung mga ganun ba mga ka-ideas ang mga kinonsider namin. At isa na dito ay ang pagpili ng kiln dry na wood, solid wood. At ang wood na ito ay hindi basta-basta nahanap dahil kailangan umaabot po ito ng 5 years pataas hanggang 20 years na mga wood para ito po ay mas maging magandang gamitin sa mga cabinet. Lahat po ito kiln dry. At hindi lang po ganon, kami na rin po ang nag-assemble para mabuo ito depende sa lapad ng gagamitin sa cabinet. Nag-spend po kami ng mga ilang days para po magawa ito at para maihanda rin yung kahoy na gagamitin namin. Dahil hindi lang po ito basta i-assemble, may mga preparation din po tayong gagawin. Mamaya, yung mga tips na yan ay i-explain namin sa inyo. Ang isa pang madalas na makaligtaan ay ang pag-pre-drilling ng mga butas. Kung gusto mong maiwasan ang pag-crack ng kahoy kapag nag-screw ka ng hardware, importante ang pre-drilling. Napakasimple pero sobrang effective para siguradong hindi mabilis masisira ang mga hinges at screws ng cabinets mo. Isa rin sa mga kakaunti ang nakakaalam patungkol sa cabinet ay kung gusto mong dalhin sa next level ang iyong cabinet, subukan ng soft close hinges at drawer slides. Hindi lang ito maganda para sa functionality, kundi pinoprotektahan din ito ang cabinet mo mula sa mabilis na pagkasira. Wala nang masasarap pa sa smooth at tahimik na pagsara ng mga drawers. Dito mga ka-ideas, hindi na namin ginawa ito sa shop. Mano-mano namin dito binuo para maisabay sa electrical na ginagawa namin at sa iba pang mga trabaho dito sa renovation ng bahay nila. Nagkaroon din po kami dito ng mga adjustment na may mga hindi inaasahan kaya nangangailangan talaga na magkaroon ng actual na pagsusukat. Nag-start kami sa baba at dito naman sa taas. Inuna namin yung lower cabinet at isinunod namin itong upper cabinet. Kung mapapansin po ninyo dyan sa video, may mga nakaabang ulit pong mga wire sa taas at baba para sa mga LED natin. Kung nagtataka rin ba kayo mga ka-ideas kung ano yung nakikita nyong parang puti dito sa wood finish sa loob ng ating cabinet, hindi po yan pintura. Ang tawag po namin dito sa Pangasinan, takon. Ito po mga ka-ideas is parang formica pero hindi po ganun kakapal. Ito po ay parang tela na manipis at ikinocoat po namin ito sa loob. Madalas para sa loob po ito, interior lamang para hindi na kailangan pang pinturahan. At mas ang maganda pa dito, waterproof. Mas napapabilis kasi nito mga ka-ideas ang trabaho natin. Hindi na natin kailangan pinturahan ng loob, yung mga pinto na lang. At yung mga edge ng ating wood sa cabinet. Mabusisi po ditong pinag-aaralan mga ka-ideas kung paano magiging functional at maayos pong mai-install yung mga cabinet natin. At masunod din kung ano po yung nasa plano ng kitchen.
Isa rin ito sa mga madalas na kakaunti ang nakakaalam. Alam nyo ba na napakahalaga ng flexibility ng cabinet? Nakakita na ba kayo mga ka-ideas ng cabinet na walang flexibility? Kaya isa sa mga tips na dapat natandaan ay ang paggamit ng adjustable shelves. Hindi mo na kailangan mag-adjust para sa laki ng cabinet mo. Ang shelves ang mag-a-adjust para sa'yo. Isa ring option ang paglalagay ng mga pins o shelf pins para madali mong mapalit-palit ang taas. Isa din sa mga hindi alam ng marami mga ka-ideas ay ang tamang wood grain orientation. Dahil ang kahoy ay nagbabago ng hugis, depende sa temperature at humidity. Ang pag-orient ng grain sa tamang direksyon ay makakaiwas sa warping o cracking. Gusto natin na manatiling flat at matibay ang mga cabinets, kaya dapat ito'y nasa tamang ay. Para naman mga ka-idea sa ergonomics na kakaunti ang nakakaalam, dapat ay siguraduhin may toe kick ang mga base cabinets. Kapag gumagawa ka sa kitchen o sa workspace, ang toe kick ay nagbibigay ng space para sa mga paa mo, kaya mas komportable ka habang nakatayo. Minsan, nakakaligtaan ito. Pero, napaka-importante. Isa rin sa mga kaunti ang nakakaalam na pwede ninyong gawin sa cabinet ay ang undersink cabinet with vents. Ito mga ka-ideas ay optional at pwede mong i-apply ito sa inyong mga cabinet sa kusina. Ang moisture build-up ay kalaban ng kahoy. Kaya ang simpleng vent o lowered door ay makakaiwas sa pagkabulok ng cabinet. Kaya siguraduhin din na waterproof ang materials na gagamitin mo sa kitchen o bathroom areas. Dito naman, tinetesting muna namin actual kung paano ipapasok yung ating range hood sa ating cabinet. Ayan no. So, saktong-sakto na at tamang-tama yung pagkakabutas nito para maitago natin ito sa loob ng cabinet. Malapit na nating mabuo ang lahat ng cabinet mga ka-ideas. At heto po yung mga natapos na natin. Kailangan na lang po natin itong i-install sa kanilang mga kanya-kanyang location. Mamaya, papakita ko sa inyo kung saan ito nakalocate. Bago natin ito i-install sa kanya-kanyang mga posisyon nito, kailangan po muna natin malagyan ito ng abang para sa ating mga electrical, wire, at kung ano pang mga i-install natin dito. Kailangan po kasi tumugma ang bawat sukat nito sa abang ng electrical at sa posisyon ng mga bawat cabinets. Isa po ito sa mga crucial na parte sa pagkakabit ng cabinets na mayroong mga LED. Meron din po itong motion sensor, kaya marami po tayong ilalagay sa ilalim ng mga cabinets na kung saan nagiging mas komplikado pero worth it naman pag natapos. Kaya mahalaga ang paglalagay ng tamang posisyon ng ating mga abang sa electrical at pwesto ng ating mga ilaw. At iba pa. Narito po ang mga sample natin dito. So ganyan po ang magiging itsura niya mga ka-ideas. Nakakaltas po yan, nasa ilalim yan. So kapag nasa loob na, hindi na po gaanong makikita. Ayan. So halos nakatago yan. Yung bilog po na parang bola, yun po yung motion sensor. Nadedetect po niya kung may tao. At kapag may tao, automatic na po siyang bumukas yung ilaw. At after ng mga 5 second, 10 second, depende kung ilan po ang ilalagay natin dyan, kusa na po siyang mamamatay. At mag-on lang po ulit siya kapag na-detect niya na may taong nagbukas ng pinto. O, diba? Napaka-functional. So ayan mga ka-ideas, halos nai-install na natin lahat ng cabinet upper and lower. Isa po ito sa mga komplikadong parte ng cabinet na ginagawa natin ngayon. Dahil pagkatapos nito, tayo na po ay magpipintura sa mga frame at sa ating mga pinto. At habang ginagawa yon, isusunod naman natin yung isa pang cabinet para naman sa built-in refrigerator at para sa mga display nila na cabinet.
At ito mga kaidiyas, isa sa mga gustong-gusto ng mga Pilipino, yung sobrang kintab na finish sa mga cabinet. Ito yung tinatawag nating mirror finish cabinets na polished. Hindi nyo na kailangan ng magic para makuha ito. Ito ang tutulong sa inyo para makuha ang mga ganitong finish. Kailangan natin ng multiple thin coats ng high gloss paint. Tama kayo mga kaidiyas, hindi mo kailangan biglayin ito. Kailangan dahan-dahan na maninipis na patong ng high gloss ang sikreto. Kailangan din ng tamang sanding technique. Ibig sabihin, dapat marunong ang mga nagliliha sa pagitan ng bawat coat. Tulad ng sabi ko kanina, palalawakin natin ang tungkol sa mirror finish sa mga wood cabinet. Tulad ng mga napapanood ninyo sa project namin ito, gumamit kasi kami ng wood sa cabinet at ito ay naka-mirror finish. At hindi ko rin sasayangin ang pagkakataong ito sa videong to na magbigay ng step by step kung paano ito ma-achieve. So handa na ba kayo mga kaideas? Step number 1, paghahanda ng kahoy. Tulad ng pinag-usapan natin kanina, kailangang maihanda yung kahoy. Sa papaanong paraan? Ang unang hakbang ay ang paghahanda ng kahoy at kailangan natin itong gawing sobrang makinis. Yan ang sikreto. Ito ang kailangan gawin. Gumamit ng medium grit sandpaper. Anong number ng grit mga kaideas? Pwede kayong gumamit ng 180 grit to 220 grit para tanggalin ang imperfections. Yung mga ganitong sukat ng grit ng sandpaper, pangtanggal ng imperfections. Pagkatapos, i-switch po natin sa fine grit sandpaper. Kailangan nyo po ng 320 grit to 400 grit para makuha ang perfectong kinis. At kung may maliliit na butas, gumamit ng wood filler bago ulitin ang sanding para maging pantay ang surface. So yan ang unang napakahalagang step para magkaroon ng mirror finish. Tandaan nyo, madali kasing makita mga kaideas yung mga imperfection lalo na sa liha o mga butas, maliliit na butas kapag mirror finish. Okay, step number 2 na tayo. Ito yung paggamit ng primer application. Pag mag-a-apply tayo ng high quality primer, mas magiging pantay ito kung gagamit tayo ng spray gun. Isa to sa mga mas recommended natin. Pero, pwede rin naman kayong gumamit mga kaideas ng foam roller. O kaya naman high density foam brush para maiwasan ang mga visible brush strokes. Ang kailangan kasi natin dito, hindi makita yung mga linya ng pagkakapahid ng primer natin. Pag natuyo kasi ito mga kaideas, makikita. Kaya, pag natuyo na gamit yung spray gun o kaya naman brush na ginamit ninyo, lilihain po ulit natin ito ng fine grit sandpaper na 320 grit to 400 grit para makinis ang base bago magpintura. Okay, next, ito na yung pagpipintura natin. Sa pagpipintura, pumili ng high gloss paint para sa mirror-like shine, like finished. O, mag-apply ng manipis na coats gamit ang spray gun o foam roller. Tandaan, mas mainam ang manipis na layer kaysa makapal na coat. Patuyuin ng maayos ang bawat coat at i-wet o basain ang liha gamit ang 600 to 1000 grit sandpaper sa pagitan ng bawat coat para sa smooth finish. Isa to sa mga importante mga kaideas na tip sa pag-achieve ng mirror-like finish. Ito yung madalas ang hindi nagagawa ng ilan. Kaya magandang mapaalala ito. Tandaan, 600 to 1000 grit ang gagamitin nating sandpaper every coat ng spray gun natin sa gloss na pintura. Next natin mga kaideas ay ang paggamit ng clear coat application. Pero ito po ay depende. Optional po ito. Para sa pagdagdag protection at kintab, pwede kang mag-apply ng high gloss clear coat. Sa papaanong paraan? Napakasimple lang. Gagamit po tayo ulit ng spray gun para mas pantay ang application. Dito mga kaideas, pag high gloss na po ang pinag-uusapan para sa coating, may suggest po namin na gumamit na lang po kayo ng spray gun. Mas maganda po ang kanyang finish. At pagkatapos, lilihain po ulit natin ito ng basang liha o wet sand gamit ang 1,000 to 1,500 grit sandpaper. Bakit? Para maging mas sobrang smooth ang surface. Okay, next na step natin, ito na po yung pag-buffing natin at polishing. Papunta na po tayo sa pinaka-final part ng paggawa ng mirror finish sa cabinet. Pero ito, bago po tayo pumunta sa pag-buffing o pag-polishing, kailangan po ng curing na sa ating clear coat na inilagay. At kapag ito po ay tuyo na, oras na para i-buff at i-polish ang cabinet gamit ang rubbing compound at buffer. Kung wala kang buffer,
Pwede mo rin gawin ito ng mano-mano gamit ang microfiber cloth. I-buff hanggang makuha mo ang mirror-like finish na hinahanap mo. At panghuli, mga ka-ideas, ito na yung final touches natin. Ito po kasi yung part na i-inspect mo yung cabinet kung meron pang mga kailangan gawin. Tulad ng ano ba yung mga kailangan gawin sa mga final touches? Ang gagawin kasi natin, susuriin po ninyo yung buong surface ng cabinet tulad ng ginawa namin dito sa video bago namin ito i-turn over. May makikita ka kasing mga imperfection, hindi po ito maiiwasan. Meron at meron yan, kaya meron tayong final touches. Ngayon, kung meron kang makikita, anong gagawin mo? Ito po ay ang pag-buff o pag-buffing ulit hanggang maging consistent po yung kintab sa buong cabinet. Kasi posible po na hindi maging consistent yung kintab niya. So tutulong yung pag-buffing po ninyo ulit. Kaya huwag kalimutang bigyan ito ng sapat na curing time. Kaya mga ka-ideas, tulad ng pinag-usapan natin kanina, napakahalaga na matuyo po ito ng tama para matiyak na tatagal ang high gloss finish natin. So yun po yung kompletong tips para sa pag-paint ng mirror-like finish sa ating mga cabinets. At sure ako, pag in-apply nyo po ito, sobrang kintab ang magiging kalalabasan dito. So yan mga ka-ideas, kung susundin ninyo ang tamang proseso at magiging maingat sa bawat hakbang, siguradong makakamit ninyo ang napakakintab na mirror finish para sa inyong mga wood cabinets. Kung nagustuhan po ninyo ang video ito, mag-like po kayo dyan at mag-subscribe. Alam ko, excited na rin po kayo kagaya namin na maipakita sa inyo ang outcome nito. Kaya naman, sa susunod na episode, ipapakita ko na sa inyo ang walkthrough ng modern kitchen na functional at matibay. Kung may mga gusto rin kayong masagot na mga katanungan tungkol sa mga ganitong klase ng topic, pwede po ninyong i-comment yan sa baba para mapag-usapan natin.